Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa ating lahat. Sa wakas, tapos na ang panahon ng Kwaresma. At isasantabi muna natin ang pag-aayuno at pagninilay sa ating mga pagkakasala. Sapagkat ngayon, itutuon naman natin ang ating pansin sa isang pinakadakilang kapistahan, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ating gugunitain ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 50 araw o ang tinatawag na Easter season na magtatapos sa linggo ng Pentecostes or Pentecost Sunday. At ating sisimulan ang pagdiriwang na ito sa oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon, 8 araw kung saan ating ipagdiriwang ang kaligtasang kaloob sa atin ng anak ng Diyos. Kagaya ng ating napag-usapan noong Pasko, ginagawa natin sa simbahan ang oktaba para lamang sa dalawang natatanging okasyon. Ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon o Christmas at ang Pasko ng kanyang muling pagkabuhay o Easter Sunday. Parang pagkain na kailangang namnamin ng maigi. Sa pamamagitan ng oktaba, binibigyan tayo ng sapat na panahon para pagnilayan ang dalawang dakilang selebrasyon na ito. Kasi nga naman, paano mo pagkakasyahin sa iisang araw ang kasiyahan, misteryo at pagninilay sa paglupig ni Jesus sa kasalanan at kamatayan para tayong lahat ay kanyang mailigtas at bigyan ng panibagong buhay kasama niya. Ang bawat araw na nakapaloob sa Easter Octave ay tinuturing bilang isang extension ng Easter Sunday. Dahil dito, ang mga araw na ito ang may priority sa ating liturgical calendar at walang ibang memorial o feast ang ipinagdiriwang sa loob ng oktaba. Araw-araw din nating maririnig ang pag-awit ng Gloria at matatapos ang oktaba sa Divine Mercy Sunday o Linggo ng Banal na Awa ng Panginoon. Ang mga ebanghelyong binabasa sa loob ng Easter Octave ay sumasalaysay sa mga unang pagpapakita ng Panginoon pagkatapos madatnang walang laman ang kanyang libingan. Kay Magdalena at iba pang mga babaeng tagasunod niya, sa mga apostoles at sa dalawang disipulong naglalakad papunta sa Emmaus at iba pa. Samantala, ang mga unang pagbasa na kadalasang mula sa Lumang Tipan ay lahat naman manggagaling sa Acts of the Apostles. Dahil dito natin maririnig ang dahang-dahang pagkalat ng balita ng muling pagkabuhay ni Jesus at kung paanong binago ng mabuting balitang ito ang mga apostoles at iba pa niyang mga tagasunod at di kalayuan ang buong sambayanan at ang mismong kasaysayan ng ating mundo. Kaya mga kasambuhay, ngayong oktaba ng muling pagkabuhay, huwag tayong magtipid. Itodo natin ang ating pagsasaya at pagpapasalamat sa Panginoon dahil siya ay nagtagumpay sa kanyang misyon. Tuluyang nagwagi ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng kasamaan at dahil dito, hindi tayo mawawala ng pag-asa dahil sa kanyang muling pagkabuhay, tayong lahat ay binigyan niya ng panibagong buhay bilang mga anak ng may kapal. At yan po ang oktaba ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Happy Easter sa inyong lahat!